Okay, here we go. Ito yung washing na pag pinihit mo yung timer, nakahinto yung pulsator, nakahinto, pero yung motor sa ilalim, tumutunog. So, i-check natin. Start natin. Yung ganitong problema, pagka na-encounter nyo sa washing machine nyo, hindi umiikot yung pulsator, dapat mahugot nyo kagad dito sa saksakan. Hugutin nyo rito sa saksakan. Huwag nyo i-reverse yung timer, masisira. So, kasi pagka hindi nyo kagad nahugot yan, may posibilidad na masira yung motor nyo. Okay. Try natin ha. Umaandar yung motor. Pero nakahinto yung pulsator. Pagutin natin. Tingnan natin sa ilalim. O di patay na, di ba? Hinugot ko lang. Hinugot ko lang, patay na. Hindi ko inikot to. Hindi ko binalik. Hintay na lang bumalik to sa off. Saka na lang pinitin. Tingnan natin yung wash. Ayan yung motor. So, isasaksak uli para makita natin. Isasaksak uli para makita natin. Naka-on yung timer eh, no? Naka-on yung timer, kaya pag sinaksak ko to, under to. Ayan. Umaandar yung motor. Kita nyo? Andar yung motor. Pero nakahinto to. Nakahinto yung pole. Diba? Umi-slide yung motor. Yung puli ng motor, umi-slide na sa belt. Umi-slide na yung puli ng motor sa driving, sa belt drive o driver. Kasi nga, hindi umaandar yung driver na yung puli ng ano, nung pulsator. Umaandar lang siya. Kita nyo. Kita nyo yung problema. Ang ganyang problema, ito, nakikita nyo ito. Ito. Ayan o, mahigpit. Mahigpit. No? Kung kayang i-lubricate yan, babalik sa dati yan. Hindi ka magagastosan ng malaki, kundi ilang islang ang kailangan mo, kaya lubricating liquid. Tingnan natin yung kakayanin. Patayin muna natin.